Day 2, OWA at home. So, ang pag-aaralan namin ngayon ay yung conversation, calendar, o'clock, time, second, hour. Ayan, so, past, present, future. Ayan, dami ko ng kopya kasi kahapon nagsulat kami sa day 1. Ayan. Dapat yung kapag nag-online o training ka sa bahay, dapat malakas yung internet mo. Ako, nandito ako ngayon, tingnan nyo yung background ko. Ayan. Sa may kulungan ng mga pato, manok, fish pan. Ayan. So, day 2 namin ngayon. Ang saya. Na may makapasa kaming lahat. Kaya pag kayo nag-online training OWA at home, dapat mag-research na po kayo para hindi po kayo mahirapan, lalo sa mga numbers. Kasi yung day 1 namin, yung exam namin kahapon, exercise namin ay yung numbers 1 to 1,000. 10 lang naman yung question, pero isa lang ang question bawat isa sa amin out of 25. Isa-isa kaming pinay-question, pabalik-balik yan. Kaya kapag nag-exercise na, pag hindi ka pa tinatawag, makinig ka, i-correct mo yung yung exercise mo, i-correct mo kung halimbawa mali yung mga sagot-sagot mo, makinig ka para pag ikaw nang tawagin, tama yung isasagot mo. Kasi kapag hindi tama yung isasagot mo, ulit-ulitin ka tawagin. Kapag hindi mo pa rin ma-gets, magre-repeat ka sa next na OWA, gaya ng ginawa kahapon sa kasama namin. Kawawa naman siya kasi pinaulit-ulit, hindi niya makuha-kuha. Kaya nagalit na yung trainer namin, pababalikin siya next OWA. Pero yung day 1 lang naman daw, yun ang sabi niya. Kaya makinig ka talaga pag exercise, kasi out 1 to 10, kung marami kayo, pabalik-balik yung question, i-correct mo kung ano yung mali mo. Para kahit ano doon yung itawag sa iyo, nasagutin mo, alam mo yung isasagot mo. Yun lang po yung tips ko sa OWA at home. Ayan. Guys, basta kabisaduhin nyo lang po yung 2 digits, 3 digits, 4 digits, at saka 5 digits, mahalaga po yun. Dapat alam nyo yun kasi nandun yun sa exercise ninyo.